Pabalik na ako ng Philippines. Ngayong August 23, please help if need pa po ba ng Visit Japan web. Please, thank you po. Question po, isa po akong OFW dito sa Qatar. Sa December po, magbabakasyon po ako sa Philippines. Plano ko pong mag-apply ng Japan Tourist Visa sa Pilipinas. Okay lang po na ang gamitin ko bank account, yung bank account ko po dito sa Qatar. Wala po kasi akong bank account sa Philippines. Salamat po sa reply. And sa video na to, alamin natin yung mga issues na na-encounter ng mga kababayan natin na magta-travel papunta dito sa Japan or pauwi ng Pilipinas galing dito sa Japan or sa ibang bansa. Alamin natin sa video na to kung ano yung mga issues na yan, kaya simulan na natin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. According naman kay user BI6. Magandang araw po, pabalik na ako ng Philippines. Ngayong August 23, please help if need pa po ba ng Visit Japan web. Please, thank you po. Kung pabalik ka ng Philippines, ay ang kailangan mo dapat etravel.gov.ph, dun ka magre-register. Dahil ikaw ay arriving in the Philippines. Yung Visit Japan web ay ginagamit lang yan kung ikaw ay papasok ng Japan. So kung ikaw ay darating sa Japan, bago ka dumating ng Japan, mag-register ka sa Visit Japan web. According kay Fredly Bejar, question po, isa po akong OFW dito sa Qatar. Sa December po, magbabakasyon po ako sa Philippines. Plano ko pong mag-apply ng Japan Tourist Visa sa Pilipinas. Okay lang po na ang gamitin ko bank account, yung bank account ko po dito sa Qatar. Wala po kasi akong bank account sa Philippines. Salamat po sa reply. Well, actually, I think okay lang naman yun, ano? Humingi ka ng certification, bank certification sa Qatar, do sa bangko mo sa Qatar, at make sure na ano to ha, na English version siya at nababasa doon sa pag sinubmit mo siya sa travel agency sa Pilipinas. Okay, so kailangan talaga mag-apply ka ng tourist visa sa Pilipinas. Okay, at lahat ng isasubmit mo mga documents doon dapat importante na makita nila na ikaw ay capable na mag-finance ng iyong travel papunta dito sa Japan. So, kailangan mo magpakita ng employment certificate or kailangan mo magpakita din siyempre ng bank account, yung income mo doon at ikaw ay OFW sa Qatar. So, lahat yun ipakita mo kung ano yung pwede. Kung kailangan magpakita ka din ng bank statement or yung, I mean yung mga statement. Bank statement, diba? Yung passbook. Kung magkano na yung pera mo sa banko, ayan, kailangan mo rin magpakita nun. So, importante, kapag ikaw ay OFW, ipakita mo pag nag-submit ka ng mga travel, ng iyong mga documents sa travel agency, make sure na meron silang makikita na ikaw ay employed, currently working sa Qatar, papakita mo yung mga certificate of employment, tapos may bank statement, at kung magkano yung amount na meron ka para magamit mo sa iyong pag-travel sa Japan. According kay Izokano, sir, pag may kasama ka po ba, kailangan gumawa din ng kanya o add na lang kung sino ang kasama mo? Actually, hindi na ganun kahigpit ngayon dito sa Japan. Kung gagamit ka ng Visit Japan web, ay pwede mong i-add yung family member na makakasama mong bumiyahe papunta dito. So dati kasi separate pa na Visit Japan web email, pero since yun na nga, hindi na ganun kahigpit, pwede mo na yan pagsamahin. Iisang account pero magkakaibang QR code yung ipapakita ninyo. So magkaibang QR code for immigration sa bawat individual na makakasama mo, and ganun din sa custom declaration. According kay Brigida Reyes, thanks for the tutorial. Meron na po akong code, August 4 flight ko. Aba, good luck sa iyong flight. And balita mo kami, mag-comment down below ka dito kung anong experience mo sa pag-travel mo dito sa pag-travel mo sa Philippines. Ayan, so kasi ang comment mo ay galing sa e-travel. So I hope na maging maayos dahil wala nang ang COVID-19 test na hinahanap or any restriction pagdating sa COVID. So I hope na maging maayos ang iyong travel. According kay Kimchi Nuggets, sarap naman ng pangalan na yan. Hello po, goods na po ba kahit walang COVID vaccine, sir? Oo, wala nang hinahanap dito. Kung mag-apply ka dito sa Japan or pupunta ka dito sa Japan, hindi na hinahanap kung ikaw ay vaccinated or unvaccinated. So mag-Visit Japan web registration ka lang and mag-generate ng QR code para sa immigration and custom declaration and you're good to go. So enjoy your flight papuntang Japan. According kay Clarice Glomarotake,
Thank you po, Gaijin World. Lagi pong nakaka-help mga vlog ninyo. Uy, maraming salamat sa pagpuri. Ha. Nakaka-motivate pang gumawa ng mga ganitong klaseng video. I hope nakakatulong talaga sa lahat. At huwag kayong mag-alala. At patuloy tayong magbibigay ng mga updates. Hindi lamang dito sa Japan, pati na rin yung pag-uwi or pagbiyahe papuntang Pilipinas. Ayan. According naman kay Rosa Centeno, 2 shots and 1 booster, pwede na po ba? Actually, hindi na to hinahanap ngayon. Kahit na magpa-booster ka, hindi na po yan hinahanap pagdating mo dito sa Japan. Ang hahanapin na lang is yung QR code for immigration at custom declaration na QR code. So pagdating naman sa COVID, ay hindi na po yan tinatanong kung meron ka bang booster shot or meron kang 2 shots. Okay, so yan sa mga gustong magbakasyon dito or mag-bumiyahe papunta ng Japan. Huwag na po kayong mag-alala dahil hindi na po yan chine-check dito sa immigration or sa airport ng Japan. According kay Anime World, sarap panoorin. Sarap panoorin. Wow, sarap. Masarap panoorin. Sa susunod na vlog mo pa, shout out ako, Paps. Thanks for sharing. O yan, shout out sa iyo, Anime World. Salamat sa pagbahagi. Bagong kaibigan, kabayan, sana madalo mo din ng aking ang bahay ko. Salamat. Ayan. So, sige, i-check ko yung YouTube channel. At meron din tayong gumagawa rin tayo ng mga topics about sa pag-create ng mga YouTube content. Kung paano i-manage, paano mag-monetize. Ayan. So, I hope na mag-panoorin din ninyo yung mga playlist ko tungkol sa managing YouTube channel. According kay Glenn Cyrus Vlogs, did not help at all. Parang nag-report lang sa classroom. Okay, skip ads. Wow, hindi lang tayo nagbabasa ng positive comments. Ayan, nagbasa rin tayo ng negative comments. Pero okay lang yan, walang problema dyan. Oo nga naman, ano, para lang tayo nagre-report sa classroom. Pero libre naman po yung information sa internet. So, ayan. Kung sa tingin yung hindi nakatulong, eh para naman sa iba eh nakatulong kasi parang ikaw pa lamang ang nag-comment. First time na ikaw pa lang ang nag-comment na sa video na yan. So nag-comment siya sa, ayan. So nag-comment siya doon sa bakit yung mga nag-apply ng Japanese visa ay nade-deny. So sabi niya hindi daw nakatulong yung mga ibinalita natin o yung mga nireport natin doon na malakras classroom. Ayan, thank you so much sa iyong comment at huwag kang mag-alala, pagbubutihin pa natin. So ayan guys, nagustuhan nyo ba ang video na to? Kung nagustuhan nyo, please like this video naman at mag-comment na din kayo. I-share nyo na rin to doon sa mga naghihintay ng updates tungkol sa travel dito sa Japan or Philippines. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload na mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo ang aming YouTube homepage. I-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay. Hindi lamang dito sa Japan, kundi pati sa ibang bansa. Kahit sa Pilipinas. Kaya ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na kayo at abangan nyo ang aming mga susunod pang i-upload ang mga videos. This is Gaijin World and I will see you on our next video. Bye!